So, yes, sir. Paano napakahirap kunin niya si Tiangke? Kailan magpa-reserve ka dyan? 1 year ahead. Ano ka pa ang pila sa kanya? Eh, nukno pa ng galing eh, no? Pero siyempre, magaling din si Attorney Rogelio Alicor Panao. Palagi na rin namin nag-i-guest ito, di ba? Okay, associate na. Professor ng Department of Political Science ng University of the Philippines. Attorney, yeah. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Yes, Ma'am Doris at saka kay Sir Alvin at kay Dr. Tiangke. Magandang gabi po. Yeah. Magandang gabi, Alicor. Oo. Prof Julio, ikaw muna, ano po? Ano yung nabanggit namin ni Doris? Yung mga, paano kaya, ano sa tingin mo doon? Dapat bang itigil na natin yung pag-observe noong People Power Day tsaka yung Ninoy Aquino Day? Or kung politically, hindi din dapat gawin yun ang presumptive president? Okay. Medyo awkward nga, di ba? So, awkward Marcos tapos biglang EDSA, di ba? Ano yan, kakanta siya ng handog ng Pilipino sa mundo sa EDSA. Malamang hindi, no? Malamang hindi, no? Baka pwede magkaisa, kakantahin niya dahil pagkakaisa naman, di ba? So, pwede yung kantang magkaisa, no? So, but seriously, no? You know, one of the biggest political impact, no, of the second Marcos presidency, no, is a restoration of the Marcoses, no? Ang tawag natin diyan, no, kumbaga the election of Ferdinand Marcos Jr. is a repudiation, no, in itself, no. Kumbaga repudiation, itinanggi ang kwento ng EDSA, no? The fact that 36 years after EDSA, after the people ousted his father, no? Eh ngayon binoto siya. Binoto siya ng 30 million Filipinos, no? So he has a mandate, no? And kaya nga ang nakikita ko dito, it's not just an ordinary election, and Bongbong Marcos is no ordinary presumptive president. What we're seeing here is a potential regime change, no? Talagang pagbabago ng regime, and it might mark the end of what we know as the Fifth Republic, no? Ang republikang itinatag after Marcos noong 1986, no? Of course, ang unang hudyat niyan ay, di ba ngayon meron na nagpapanukala, no? Hindi pa nga na last, ano pa lang, no? Last Congress, may nga nagpapanukala na nagbaguhin ang pangalan ng NAIA, no? Ninoy Aquino International Airport, at ibalik. Ano daw? Ibalik, ano ipapangalan? Manila International. Manila International. Akala ko, Julio Tiangke International Airport. Papayag din naman ako pag Julio Tiangke International Airport. Sino nagpapanukala, sir? Yung mga mambabatas? May mga dati pa. Oo, dati pa. At saka nirevive yan nung nagsimula na ang kampanya. So may mga, tapos unti-unti na natin nakikita yan. So kumbaga, kasi ang ating siyempre kailangan maintindihan, no? Bakit nanalo si BBM? No? Naalala ko nung kababalik lang nila galing exile, no? Isa sa mga binitawan niyang salita, "Let history be the judge of my father's deed." No? At yun ang naging estratehiya nila sa pagbabalik nila. It took them quite a long time, no? 36 years, pero yun ang strategy nila. Ano yung strategy? Change the narrative. Baguhin natin yung kwento. Ipakita natin yung side natin sa history, no? Pero nahirapan sila dahil noong umpisa, no, halimbawa tumakbo si Imelda 2 beses sa pagkapangulo, no, natalo, tapos talo si Bongbong noong 1995 yung unang takbo niya sa pagkasenador, talo rin, di ba? Dahil malakas pa ang kwento ng EDSA, no? So nung bumalik sila, nag-retreat sila saan? Sa kanilang mga baluarte sa Ilocos at sa Leyte, no? At nagpalakas sila doon. Tapos ironically, no, na-penetrate lang ni ng mga Marcos ang national level noong 2010, no? Ironically, that was the same year na nanalong presidente si Noynoy Aquino, no? Siyempre nung nanalo si Noynoy Aquino, si Madam First Lady, no, siyempre nangarap din ng kanyang unico hijo ay magiging presidente. Kaya nung by 2016, yung pagkatakbo niya sa vice presidente ay test run for the ultimate prize, which was the presidency. Kaya lang natalo, pero dahil sa pagkatalo niya,
napunuan niya yung kahinaan ng kanyang makinarya. At yan ang nakita natin. Ayun. Na nagpanalo sa kanya. Si Professor Alicor naman, partner, hinga na kinata niyang teorya. Kasi may isa sa mga choices namin kasi dyan na halaga hindi ko pag-gets eh. Yung tanong kasi natin, naka-move on na ba kayo? Ano pa sa, ano nakatanong-tanong mo nga? Tanggap niyo ba? Tanggap niyo na ba ang resulta ng halalan? Resulta ng halalan. Attorney Alicor, anong teorya mo naman, bakit nagkaganyan na sobrang layo ng abanse ni Marcos kay Robredo? Go, sir. Eh, di ba tinanong po ako kung hindi ako nagkakamali, nung huli akong naging panauhi, tinanong ako, magbigay daw ako ng matapang na prediction. So sabi ko, magkakaroon tayo ng parang sweeping, no, victory ng isang kandidato tapos sinahati ng iba yung mga naiwan. At ang ginawa kong base ano, na yung survey, no, ang mga survey na nilabas, consistent ito, ginawa across time periods. Precisely, ito po yung nakikita natin kung titingnan natin yung lumabas na resulta. Yung mga nagbabantay sa bilang, kasama dito yung mga iba't ibang representative ng mga organizations, wala naman silang nakikitang discrepancy. So precisely kung ano yung naihayag doon sa survey, no? Ano yun, pulso ng tao, ito precisely yung nakikita nating boto ngayon. Ako personally po, hindi ako nagugulat dito, hindi ito kagimbal-gimbal sa akin. No, matatanggap ba natin ito? Kasi hindi naman porke parang expected na eh, parang madaling tanggapin, hindi ho ba? Sa akin medyo ang pangunahing challenge dito ay kung paano na tayo ngayon, paano na ang Pilipinas? Kasi tanong talaga yan eh, di ba? Ito, no, tanong ito hindi lang sa ating mga mamamayan, kung hindi sa ating presumptive president. No? Kasi halimbawa, kung mapapansin nyo, itong week, no, ng eleksyon, may paggalaw sa market, no, sa ekonomiya. Ibig sabihin, medyo may bahagyang kumpiyansang nawala, hindi ba? Kasi hindi natin alam ang direksyon eh. Yung nangungunang kandidato, matipid siya sa pagpapahayag ng kanyang plataforma. Hindi nga natin nababasa kung ano yung gusto niya, di ba? Kung nagsasalita siya, kadalasan ito sa pamamagitan ng spokesperson. So, hindi tansya eh. No? Kumbaga parang uncertain, may uncertainty na bumabalot sa atin. At hamon din ito sa kanya kasi, oh now, ngayon, nananalo ka, may mandato ka ng mga tao, sige, ano na ang plano mo? Saan mo kami dadalhin? Now, yung success po no, ng ganito, no, halimbawa, may teorya nagsasabi na ang mga Pilipino kasi sa mahabang panahon, matapos ma-restore yung demokrasya, hindi natuwa ang mga Pilipino sa narrative o uri ng demokrasya na meron tayo. Yung bang tinatawag nilang, meron tayong tinatawag na dissatisfied Democrats. Ito ba ay unique sa Pilipinas? Hindi po eh. Across time, no, pag tinignan ho natin yung datos, across time and across states, yung tinatawag na democratic deconsolidation nakikita, ibig sabihin, over time, yung mga tao ho, nagkakaroon sila ng parang kawalan ng tiwala sa demokrasya. At unti-unti nilang ine-entertain yung idea ba ng tinatawag na authoritarian interpretations of democracy. Sa atin, nakikita natin ito. No? Malimbawa, itong kasalukuyang administrasyon natin na papalitan. Kakaiba, di ba? Medyo populist yung term na ginagamit ng mga scholar. Ano po? Tapos ngayon, yung preference ng mga tao sa nanalong presumptive president kay Marcos. Ganito rin eh, yung parang may semblance no, ng strongman, although not necessarily, no, kasi alam naman natin na hindi naman namamana ng anak ang galing ng kanyang ama. Hindi ba? So hindi naman natin ma-expect. Lahat ito ay speculative, lahat ito ay inchoate. Pero ganun, no, ganun ang aking teorya dyan. At kung titingnan din natin, dahil meron kang dissatisfied Democrats, tapos sa atin, di ba, panahon natin, kakaiba din. Meron tayong pandemya, mahirap ang buhay, may digmaan sa Ukraine, mataas ang presyo ng bilihin at gasolina. Ang mga butante ay risk-averse. Ang narrative no na inalok sa mga butante ay ito ang choice na to ang magbibigay ng continuity sa mga programa ng naunang administrasyon na para sa mga tao ay okay naman, di ba? Okay naman. Hindi ba? Kasi survey ganun, di ba? Okay daw pandemic response, etc. Itong tanong sa butante, magtataya ka ba sa kandidato na bago na mag usher ng change yung isang candidate no?
doon ka sa tiyak na. Or as is. Nag-gets ko. Sige. So dalawa, no? Dissatisfaction, democratic. Finish your thought, prof. Finish your thought. Kasi marami pang tanong para makarami tayo. Sige, yun ang aking ano. At yung risk aversion ng mga butante. Okay. Sige, Doris. Okay. Ano man? Gusto ko lang malaman sa dalawa nating guests, paano ba natin mai-interpret o kumbaga ay mabibigyan ng conclusion kung ano itong nangyari na to. Doon particular sa kung ano ang naging yung mga butante, hindi ba sila naging mature at sila ba ay talagang wala lang, talagang ayaw namin, hindi kinalimutan na namin ang past is past, kumbaga, yung ganun. Nag-move on kami. Sige, si Professor Tihangki naman. Go. Okay, so actually, part ako ng EDSA generation, no? Isa ako sa talagang na nasa EDSA revolution, no? So talagang yung itong naganap nitong mga nakaraang araw, talagang malaki ang impact sa akin, no? But being a political scientist, no, katulad ni Alipor, no, kailangan tingnan natin to as dispassionately as possible. May tatlong piece akong tinitignan, no, kung bakit nanalo si Ferdinand Marcos Jr., no? Unang-una na dyan, yung pinaghandaan. No? Unang P. No? Pinaghandaan, di ba? Kababalik pa lang nila noon, 90s, no, early 90s, sabi niya, naalala ko pa, no, let history be the judge of my father's deed. No? So talagang sa simula't simula pa, alam na natin na ang objective nila ay makabalik. At sa paanong para pamamaraan, di syempre change the narrative, no? Kumbaga, baguhin ang kwento, no? So kung maraming kwento tungkol sa EDSA, di ba? Ano yung side nila, no? And they had the time and they had the resource, no? And it took them quite some time, no? Katulad nga na nabanggit ko kanina kay Doris, no? Twice na tumakbo ang pagkapangulo itong si Madam First Lady at natalo nung unang takbo ni Bongbong ay siya ay natalo ng 95 dahil malakas pa ang kwento ng EDSA. Nung later on they realize, no, na meron palang bagong tool para mas lalong lumaganap yung counter narrative nila sa EDSA. At yun ang social media. As early as 2016, as early as 2010, nung una siyang naging senador, nakakita na tayo ng mga very glossy, very well-produced YouTube animation tungkol sa hidden story of EDSA, no? Yung kanilang version ng EDSA. At nakakita na rin tayo mga websites na pseudo-historical and mga conspiracy-based, no? Kumbaga kasi, kung ordinary kang nagsasurf ng internet, no, at social media, naghahanap ka lang kung paano magluto ng itlog. Tapos biglang may bubulaga sa'yo, the hidden story of Marcos. Hindi siyempre magiging curious ka. No? Correct. Tapos, sa dami ng tao na gumagamit ng social media at binovolunteer natin lahat ng information at data sa sarili natin, nagkakaroon ng big data at gumagawa silang algorithm para i-target tayo using those information. Okay. Ngayon, si Pangulong Duterte ang unang gumamit ng social media at nanalo siya. Hindi siya personally nag-social media, pero yung kanyang campaign team ang unang gumamit. No? Okay. Pero yung style nila, si Mocha Uson, yung mga malalaking social influencer. No? Pero ngayon, itong Marcos campaign, no, ang ginamit nila microbloggers. No? Yung mga 200 to 100 lang ang mga followers. Dahil mas lumalaganap, mas nagiging viral. No? So, yun yung una. No? So, yung second ko, hindi naman din na yung kumbaga basta-basta lang nalinlang yung mga butante, no? Dahil dito, personally, sa experience nila, ay pinili nila si Marcos. No? Dahil ang isa sa inaasahan ng mga Marcos, pagdating ng panahon ay makakalimutan din ang EDSA. At dumating sa punto na 50%+ of your electorate, eh hindi man alam ang EDSA. Bata. Yes. Bata. Diba? Tama. So, naging tabula rasa. Tapos yung henerasyon natin, Alvin, Doris, no, yung mga Gen X and baby boomers na
na experience yung EDSA, hindi naman lahat ay kontra Marcos. Yung iba sa atin ay lumaki sa kabataang barangay, no? Prof, so, si Doris mas matanda yan sa atin. Huwag natin siya idamay. Ibang isip.